So, hello mga kapitbahay. Kumusta naman kayo, no? So, salamat sa panonood. So, alam nyo na mga kapitbahay. So, ito pala mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin ngayon is meron po kasing isang kapitbahay natin na nagtanong kung ano ba dapat yung alternate internet na pwede niyang gamitin na for emergency kasi kailangan na niya mag-work from home kasi extend na naman po tayo ngayon. So, nagtanong siya sa akin kung pwede ba raw wifi lang muna gamitin kasi wala siyang internet sa bahay eh. So, kailangan lang niya magtrabaho. So, ang ginawa natin mga kapitbahay, binila natin siya sa online ng isang wifi, no? So, ang tawag dito is Globe at Home Prepaid Wifi. Ito pa yung bago nilang ano. Yan pa yung bago nilang router. Kasi yung before na router na binili ko, isa lang yung antenna. Ito lang, isa lang po yan. Pero siguro mas pinalakas na nila ngayon kasi dalawa na siya ang antenna tsaka ito siguro 8 dBi to kaya medyo malakas na talaga siya humanap ng signal. Nasa 1499. Discounted po siya kasi online ko po siya binili. Bali, nakuha ko lang siya ng 1,300. Ayun mga kapitbahay. So tara, samahan niyo ako, i-unbox natin tapos iti-testing natin kung mabilis ba talaga to. So tara, let's go! So ito po yung normal box niya sa pin. And what's inside? So this is the unit is own. Ito po yung actual unit niya. Yan. Meron po siyang dalawang antenna. Ayan. At saka kung mapapansin nyo guys, pag binili nyo to, nakakabit na yung ano, yung SIM card. Kaya may nakalagay po siya, do not tamper. Kasi yan, pag na-temper na po yun, ibig sabihin na buksan na siya. So, ito, bagong-bago to. Saka, ayan. Ito po yung signal ng wifi. Ito po yung indicator kung connected ba yung data. Tapos, ito po yung signal, bali 5 bars. Yan mo siya malalaman. And then, ito po yung LAN port. Pwede mo siyang ilagay sa switch o di kaya diretso sa computer mo. So, ayun. At saka, may WPS din po siya. Kung naka-enable yung mga WPS ng machine nyo. At ito po yung Wi-Fi option. Ito po yung USB. Tsaka ito po yung power button. Ayan. Ito po yung power. Ito po yung unit. So, meron siyang kasamang LAN cable 1 meter. And then, ito po yung dalawang 5 dBi or 8 dBi ata to each. So, ito po yung ikakabit dito. Pag kakabit nyo po, ganito lang. Ikot lang nyo. Yan. Tapos, ganito. So, kung inyo mapapansin guys, yung isang model nito, yung unang model, bali, isa lang yung antenna. Isa lang, as in, isa lang, ganito lang. So, ito, bagong model, dalawa na. So, ibig sabihin, mas malakas na to sumagap ng LTE. So, ano pa ba? Ayun po, power adapter, usual. And then, ito po yung SIM card. Makikita nyo po dito yung number. At saka, ito po yung mga quick guide. Saka, ito po yung warranty. So, itago lang po nyo yan kasi in case na may problema, pwede po natin ibalik agad. Ayun. So, tago muna natin to. So, ito po yung quick guide. Ano po yung laman nito? Aha. How to load. Ayan, nandito po lahat. Ito po. Nandito po yung mga instruction kung paano mo siya loadan, paano mo siya gamitin. Halos lahat nandito naman po kaya hindi po kayo mahihirapan ano. So, how to load, nandito rin naman po siya. So, pag nakakuha po kayo nito, mababasa naman niyo po agad dito. So, sobrang dali lang po 'to gamitin kaya tara. Testing natin po mga kapitbahay. So, let's go. So, ito na po guys. Ang gagawin natin, ipapower on na natin tapos i-re-register na po natin para ma-activate natin ng router at saka yung SIM card at saka makuha na rin natin yung 10 gig free na
data natin na binigay sa atin, no? So, at saka, ito po pala guys, pag na-set up na ito, hindi naman kayo mahirapan mag-access ng GUI nito at saka yung Wi-Fi kasi nandito naman po siya lahat. So, ito po yung Wi-Fi key, ito po yung IP address, tapos ito po yung username and password ng GUI nito kapag i-access nyo para i-activate, ano? So, ito guys, papower on na natin. So, titingnan natin dito muna sa loob ng bahay kung malakas ba yung signal or mahina. So, pag mahina, ilalagay natin mamaya dun sa bintana. So, let's go. So, ayan guys, pag pinower on mo, hintayin nyo lang po na magiging, ayan. So, ayan po siya. Nakakuha siya ng signal na tatlo. So, ayan po. Once na nag-blue na siya lahat, so, ready na siya para i-activate at saka i-configure. So, tara, let's go. So, ang gagawin po natin, tatanggalin muna natin yung desktop natin doon sa internet natin. Tapos, ang gagawin po natin is, tatanggalin po muna natin to yung PC ko doon sa sarili kong internet. Tapos, ang gagawin po natin, ikakabit po natin yung LAN na to dito sa likod, diretso dito sa port ng PC natin para ma-configure natin tsaka ma-activate. Okay, let's go. Close muna natin to. So, ayan. Saksak lang po nyo dyan. Saksak na po siya. Tapos, i-diretso lang po natin siya dito sa LAN port ng PC natin. Ayan. Ito po kasi yung LAN port ko. Ayan. Ayan po. Mapapansin nyo, naka-X na po siya. So, ilagay natin dito. So, papansin nyo po, iikot na po yan. Ayan. Ibig sabihin, nag-attempt siya na kumuha ng IP address. So, ayun na nga po. Nakakuha na siya ng IP address. So, tara. So, ayun na nga po, no. Nakakuha na siya ng IP address. So, ang gagawin natin, lilipat tayo ito sa PC para ipakita ko sa inyo actual kung paano siya i-activate tsaka kung paano siya i-configure. Okay? Let's go. So, ayun na nga po mga kapitbahay. Ano? So, eto po, nakasaksak na po yung ating home prepaid Wi-Fi. So, titingnan po natin kung nakakakuha na po tayo ng IP, ano? So, eto. Ayan, nakakuha na po tayo ng IP. Eto po yung IP niya. So, eto po yung default IP ng router natin. Eto po yung makikita nyo dun sa likod, ano? So, i-access po natin siya. 192.168.254.254. Ayan, ayan na po siya. Automatic login po siya kasi before mayroon na tayong configure dito kaya kapares po yung password. Ayun. So, kung hindi naman po at mag-login agad sa PC nyo o sa cellphone nyo, makikita naman po nyo dun sa likod ng router. Nandun po lahat ng information kung paano ilagin, no? So, ayun. Kung gusto nyo po palitan yung Wi-Fi password nyo, pumunta lang po kayo dito sa Advanced Settings. Wi-Fi setup and then SSID settings. Ayan po, nandiyan na po lahat. Palitan lang po yung password, palitan yung SSID nyo para madali nyo pong mahanap. Ayun. So, ito po yung pinagtataka ko. Ito, once na kinabit ko to, automatic may internet na po siya. So, titingin po natin. Ayan po, nakikita nyo po, di ba, may internet na po siya. So, siguro, automatic, auto-activated po siya kapag once na in-online nyo po yung SIM card, ano. So, kasi, nung nag-SMS check po ako, yung load ko po is 1 peso lang. Ayan. So, ibig sabihin, gumagana na yung 10 gig free nga kasi pag nag-YouTube po kayo, may internet na po tayo, ano. Ayan. So, ayan, siguro kung hindi naman activated, kunwari, bumili pa kayo, hindi agad na-activate,
madali lang naman po siya i-activate. Titingnan lang po nyo doon sa manual po niya. Ida-download lang po nyo yung app, tapos i-enter lang po nyo yung LTE number niya. Yun, automatic activated na po siya. So, sobrang dali lang po. So, ngayon po, mga kapitbahay. So, ang gagawin natin, i-check natin yung speed nito kung maganda ano. So, una po natin tingnan ang signal. Ito po. So, bali 2 bars lang po siya. At saka, ito po dapat titingnan nyo yung RSPR TVM. Ito po kasi yung strength ng signal. Saka, ito po yung SNR niya. Dapat yung SINR po niya is 20 up. Tapos, ito po dapat negative 50 pababa para yun yung pinaka-the best na LTE signal na nakukuha niya. Dapat po nag-range po siya sa ganun para okay po yung speed natin. Ano? So, ito ngayon po, activated na siya. So, wala na tayong gagawin. So, itatry na lang natin ilipat doon sa bintana yung wifi natin kung okay ba siya. So, titignan natin kung magbabago yung signal status kapag nilagay natin sa bintana. Ano? So, let's go. Ilipat ko muna. So, dito lang po kayo. So, ayun na nga mga kapitbahay. Ano? So, nandito na tayo sa desktop natin ulit. So, na-install na natin yung ating wifi doon sa bintana sa labas. Ano? So, pero dito lang po ako sa ground floor kasi sa taas hindi ko pa pwedeng ilagay kasi ayun, natutulog pa sila eh. So, ayun po. Nandito lang po tayo sa ground floor. So, eto. Ayan na. Eto na po siya. Ito po yung ating Globe Home Prepaid Wi-Fi. So, magkoconnect po tayo. I-enter lang po natin yung ating password. Ayan na po siya. Ayan, connected na po tayo. So, tatry natin i-access ulit. Ito na po siya. Tapos, oh ayan, ang laki po ng pinagbago ng signal kasi nilagay natin sa bintana. Naging 4 bar na po siya. Lalo na po siguro kung nasa taas po yan, mas lalong gaganda po yung signal. Ano? So, ayan po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Medyo mataas pa po siya. Negative 90 dapat po. Nasa negative 21, negative 50 pababa po dapat yan. Pero ang importante po, ito. Dapat mataas din kasi ito po yung strength ng data na transfer niya. Ito strength po ng signal. So, titingnan po natin kasi tumaas po talaga yung signal bars niya. Tsaka bumaba, tsaka tumaas po to. So, titingnan po natin tatry po natin mag speed test. Ayun, medyo mabilis. So, ayan. Ayan po ang ating nakukuha. Not bad. Ayan. Nasa ground floor pa po tayo. Mas lalo pa pong tataas yan kapag nasa higher area nakalagay yung modem natin. Ano? So, ayan po yung download speed natin. So, medyo mukhang talo po tayo sa upload. Sobrang traffic po siya. So, dahil siguro yan kasi nasa baba lang po, pero siguro kung nasa mataas na area, tsaka depende din po kasi minsan yan sa area natin kung saan, kung mas masyadong maraming tao na gumagamit ng LTE signal, so nagiging congested po yung ating cell site, so bumabagal po talaga siya. So hindi po natin ina-expect na ganun kabilis. So unless na lang po kung connected kayo sa isang cell site na sobrang walang gumagamit na ikaw lang mag-isa, so napakaswerte mo kasi siguradong mabilis po yan, no? So, ayan na po. So, hanggang dyan lang po. Ganun lang po yung pag-setup ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, tara! So, ayun na nga po mga kapitbahay, no? So, ganyan lang po yung pag-setups. So, dapat po nasa taas, sa mataas lang po na siya na area para medyo makasagap po siya ng magandang signal. Ano? So, sa ngayon po, hindi ganun kabilis kasi nasa baba lang po. Sa susunod, mga kapitbahay, ano? So, salamat sa panonood. So,
kung alam niyo po na nakatulong to yung video para sa inyo, so alam niyo na po. So don't forget to subscribe and like. So thank you so much for watching po. God bless us all. So paalam.